Ito po si Pastor Conrad Pascual. Hello mga ka-prayer partner. Welcome po sa COTR Prayer Channel. Ngayon pong araw na ito, ako po ay mag-share sa inyo ng another message na binigay ng Panginoon sa aking puso. Nilagay ng Diyos sa aking puso na para ibahagi ko po sa inyo. Ang topic ko po na gusto i-share sa inyo ay the prayer that God cannot ignore. So meron po bang prayer na hindi kayang tanggihan ng Diyos? Yes, meron po. Panalangin na hindi pwedeng i-ignore, panalangin na hindi pwedeng tanggihan ng ating Panginoon. So ano po ba yung prayer na yon, mga kapatid? Meron po akong tatlong bagay na gustong i-share sa inyo, kaya po tapusin niyo po ang video na ito para makuha niyo itong mensahe, tatlong bagay kung paano tayo mananalangin sa panalangin na hindi po kayang i-ignore ng ating Panginoon. So number one po, ano po yung prayer na ito? 1 John chapter 5 verse 14 to 15, this is the confidence we have approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. So number one, ask according to His will. Humingi tayo ayon sa Kanyang kalooban, kung ano yung will niya. So ang prayer po, mga kapatid, ay na hindi kayang tanggihan o i-ignore o i-resist ng Panginoon yung panalangin ayon sa Kanyang kalooban. Yun po ang number one. Kaya nga po sabi diyan, ask anything according to His will. He hears us. Siya po ay tiyak na makikinig sa ating panalangin. So if we want to know God's will, we must first look to the finished work of Christ on the cross. Ano po ba yung will niya? So marami po kasi mga Kristiyano ay hindi po alam kung ano ba talaga yung kalooban ng Diyos. So dahil ang turo po sa atin, ang Biblia, if we ask anything according to His will, He hears us. So the question is, what is the will of God? So ano ba yung will ni Lord? Kailangan, number one, unawaan po natin yung finished work of Christ on the cross. Kung paano niya tinapos, sabi nga ng Panginoon nung siya nakapako sa cross, sinabi niya, it is finished. So tinapos niya ang kanyang misyon, tinapos niya ang kanyang gawain nung siya po ay nasa lupa para po sa atin. Kaya mga kapatid, yun po ang dapat nating maintindihan. So prayer does not mean convincing God to do your will, but rather doing His will through your will. Hindi mo kinukonbinsi ang Diyos na para i-impose o ipatupad ang iyong kalooban, but rather doing His will through your will. Kaya naalala niyo po si Jesus Christ noong sa Garden of Gethsemane, so po ay nanalangin, ang sabi niya, not my will, but let thy will be done. Hindi yung kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. So mga kapatid, ano ba ang will ni Lord sa buhay natin? So the will of God is the Word of God. So dapat alam natin kung ano yung Word. Kasi po, yung tinatawag na ignorance, ito po yung isa sa ginagawa ng kaaway na huwag nating malaman yung will ni Lord, yung katotohanan ng salita ng Diyos, para po hindi natin ma-enjoy o ma-claim yung mga blessing na para po sa atin. So ano po ba ang sinasabi ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11 and 12? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call upon me, sabi ng Bible. So then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. So bago po sinabi yung bago ka manalangin, dapat alam mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Ano po yung plano niya? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So hindi plano ng Panginoon na tayo po ay
maghirap. Hindi plano po ng Diyos na tayo po ay na may sakit, may karamdaman. Hindi yun po ang sinabi ng Bible. Hindi niya plano na ikaw ay full of stress and distress and anxiety. Hindi niya plano na ikaw ay palagi na lang malungkot, palagi kang namumroblema. Hindi po yun ang plan ng Panginoon. Ang sabi niya, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So kaya po, sinabi ng Bible, verse 12, then you will call upon me, you will call upon me and pray to me and I will listen. So napakahalaga po na alam mo kung ano yung plano ng Diyos sa iyong buhay. And the will of God is the word of God. Kasi po ang Panginoon, so may tinatawag po siya na revealed will of God. Ang revealed will of God, yun po yung written word of God na inireveal ni Lord kung ano ang kanyang nasa puso sa pamamagitan ng word of God. At meron pong specific will ang Panginoon sa bawat specific situation na ating naranasan sa ating buhay, na kung tayo po ay mananalangin at hihingin natin ng Lord, yung kalooban mo ang mangyari nawa sa buhay ko, yan din po ang turo ng Panginoon. Nang tinuruan niya ang mga disipulo kung paano mananalangin, yung Ama namin sumasalangin ka, sambahin nawa ang alam mo, mapasamin nawa ang iyong kalooban, ang iyong kaharian, at mangyari nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din dito sa lupa. So, mangyari nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon dito sa lupa. So, will ni Lord, mga kapatid, na ang kalooban niya ay maganap sa atin. At ang kalooban ng Diyos ay maganda. God is good. No? At kaya nga sabi ni sa John, dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you even as your soul is getting along well. So, sabi niya, I pray that you may enjoy good health. So, gusto ni Lord, kapatid, na i-enjoy mo ang kalusugan, mabuting kalusugan. Enjoy your life with God's presence, na hindi ka palagi na lang full of anxiety, depression, palagi tayong malungkot, palagi tayong full of fear, walang pag-asa. So mga kapatid, dapat alam mo, ang will sa iyo ni Lord ay hindi ganyan. Will sa iyo ni Lord na ikaw ay magpagpalain, will sa iyo ni Lord na ikaw ay magtagumpay, will sa iyo ni Lord na ikaw ay blessed that you may enjoy good health, that all may go well with you. So spiritual and physical and emotional aspect ng ating buhay, will ni Lord, even as your soul is getting along well. Yun po ang sabi ng Bible. So mga kapatid, the answer to our prayers depend on their alignment with the will of God. So yung sagot ng Panginoon sa ating mga panalangin ay nakadepende kung ito ho ay naka-align or nakalinya ayon sa will ni Lord. So what, ano nga yung will ni Lord? The will of God is the written word of God. So hindi po siya magbibigay ng contradiction ayon sa kanyang written, revealed will, which is the word of God, mga kapatid. So kaya napakahalaga, alam mo ang salita ng Panginoon. Alam mo na si Kristo, nung sinabi niyang it is finished, tinapos na niya. Kaya nga sinabi, kung ikaw ay may sakit, by the stripe of Jesus Christ, you are healed. Past tense po iyon. So sabi ng Bible, He took up our sickness and infirmities nung siya po ay napako sa krus. So you are forgiven, you are washed by the blood of Jesus, you are victorious. Kapatid, dapat alam mo kung ano yung finished work na ginawa ng Panginoon sa iyo. So paano mo malalaman? Ang sabi ng John chapter 8 verse 32, if you shall know the truth will set you free. Yun po ang sinasabi ng John chapter 8. Alam mo ang katotohanan, the word of God is the truth. Sabi ng John 17:17, sanctify them by the word of God because the word of God is the truth. Psalms 84 verse 11, for the Lord is our sun and our shield. He give us grace and glory. The Lord withhold no good things. Tingnan niyo po. From those who do what is right. Our God is good. Brothers and sisters, mga kapatid, mga ka-prayer partner, mga na nanonood sa akin sa oras na ito, the Lord, our God, is good.
And sinasabi ng Panginoon, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights who does not change like shifting shadows. So, our God is good. So, number one, mga kapatid, na siguradong tayo po ay ang ating prayer ay hindi kayang i-ignore ni Lord o tanggihan ng Panginoon. Ask anything according to His will. Ask anything according to His will. For principles po ang makikita po natin, number one, know the will of God. Alamin mo, ano ba yung kalooban ng Diyos? O alamin mo kung ano yung salita ng Panginoon para sa buhay mo, sa sitwasyon mo. So napakahalaga po yon. Number two, be in and remain in the will of God. Kailangan manatili ka ron sa kalooban ng Panginoon. So kung ikaw po ay may hinihingi na halimbawa kung ikaw ay dalaga, gusto mong magkaasawa, o ikaw ay walang trabaho, gusto mong magkatrabaho, o kung ikaw ay may sakit, gusto mong nakagalingan, dapat alam mo ano ba yung written, revealed will of God patungkol sa iyong situation. So merong specific will of God na sasabihin sa iyo, or revelation or rhema, word na magiging buhay at makukwicken sa iyo sa iyong specific situation, sa iyong kalalagayan. So kapatid, know the will of God, be in or remain in the will of God, and do the will of God. Kung ano yung sinabi sa iyo ng Panginoon, kung ano yung specific word sa iyo, instruction ng Lord sa iyo, sundin mo lang, and if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. So i-bless ka ni Lord kapag sumunod kaya sa pinagagawa ng Panginoon sa iyo. And speak according to the will of God. Speak the word of God. Speak. I-declare mo, i-claim mo ang salita ng Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, naalala ko nga po, meron po akong isang testimony nung ako po ay bago po ako mapunta rito ng Spain. Gusto ko pong i-share sa inyo mga kapatid, ay nanalangin po ako na kung ano yung kalooban mo, kung will mo na ako'y gamitin sa misyon o makapunta po sa dito sa Spain, eh kayo po ang magpo-provide ng lahat ng aking pangailangan. So if there's a will, there is provision. If there is a mission, there is a provision. So kaya po, if there's a will, there's a way. Mayroong way na gagawin ng Panginoon. At noon po, marami kong kasamahang pastor na gusto pong makapag-mission dito po sa Europe. At ako po noon ay nasa Pilipinas at hindi pa po ako nag-a-apply para patungo rito. Nagpipray lang po ako sa Lord, Lord, let thy will be done. Kung anong kalooban mo, kung kalooban niyo po, kayong magpo-provide ng lahat ng bagay, mag-aayos ng lahat ng bagay para makapunta po ako rito sa Spain. At alam niyo mga kapatid, wala akong pera para pang-ayos ng papers, wala po akong mga para hindi po ako nagbibigay ng aking application form, bagamat marami na po mga pastor na nag-a-apply para po mag-mission dito sa Europe. Eh ako po, hindi pa, nagpe-pray lang po ako, nakikinig ako, ano ba yung mensahe ng Panginoon para sa akin. At alam niyo mga kapatid, hallelujah, nagkaroon po ako kasi ng dream sa panaginip ko. Ako po ay nangangaral ng salita ng Panginoon. At habang ako po ay nagpe-preach, so ako po ay umangat ng ganun sa stage. And then, I feel the power, the presence of God. At pagkatapos po noon, nakita ko after preaching, at habang ako ay nagpe-preach, ang tinuturoan ko ay hindi lang mga Pilipino, kundi may mga ibang lahi na parang mga foreigner, ganun. At after ng preaching, ay mayroong hong nag-approach sa akin. Sabi niya, Pastor, itong pera na ito ay para pambili ng iyong plane ticket. Hallelujah. Kapatid, praise the Lord, God will provide. Lahat po ng aking to make a long story short, lahat po ng aking gastusin sa pag-ayos ng papers at pagpunta ko po rito sa Spain, pati yung plane ticket, pamasahe, ay meron pong isang pastor missionary na doon sa isa dito po sa Spain na kung saan ako pupunta, eh naimbitahan nila at sila po ay nagbigay ng pera para po pangbili ng plane ticket. So, yun po ang answer prayer na praise God. At ngayon nga po, nandito na po ako sa Spain, ako at ang buong pamilya. Hallelujah.
Purihin ang Panginoon at dito po tayo ginagamit ng Diyos sa Church on the Rock, Spain. Hallelujah. So kaya kapag nag-pray ka according to His will, kapatid, kapag will ni Lord, walang makakapigil sa iyo at iyan po ay granted ang request mo para sa Panginoon. Number two, mga kapatid, hallelujah, ask in faith. So number one, ask according to His will. Number two, ask in faith. Humingi ka sa Lord by faith. Hallelujah. James chapter 1 verse 6, only it must be in faith that he asks with no wavering. No wavering. Paghihingi ka sa Panginoon, no wavering. Hindi ka dapat magduda. Huwag kang mag-double-minded. Huwag kang mag-alinlangan, kapatid. Ano man ang hinihingi mo sa Panginoon, bagamat sa tingin mo mukhang imposible, hallelujah. Sabi ng Bible, to those who believe, according to those who believe, to those who believe, all things are possible according to the scriptures. Hallelujah. So kaya po, you must be in faith kung ikaw ay hihingi sa Panginoon. No hesitating, no doubting, kapatid. For the one who wavers, hesitates, doubts, is like the billowing surge out of sea that is blown hither and tighter, tighter and tossed by the wind. So para tayong natatangay ng alon sa kaliwat kanan, sa kabilaan, at tayo po ay double-minded. So pag ganun ho, hindi po tayo tatanggap pagka ho dalawa ang ating kaisipan. Kailangan po, mga kapatid, have faith in God. Ano po ba yung pananampalataya? Hebrews 11 verse 1, our faith is the assurance. Meron kang assurance, meron kang substance, kasiguraduhan na yung hinihingi mo ay tiyak na ibibigay ng Panginoon. So, now faith is the assurance, the confirmation, the title deed. Hallelujah. Kumbaga po sa isang lupa, meron kang title deed at yung title na yon, yung titulo na yon, ang katibayan na yun ay pag-aari mo sa iyo yon. So kapatid, ganun po ang pananampalataya. Ang pananampalataya is assurance, substance, title deed, confirmation. Hallelujah. Of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and conviction of the reality. So faith, perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Yun po ang pananampalataya, na hindi mo ginamit ang iyong five senses, kundi ni-reveal sa iyo ng Panginoon na hindi mo pa naisip, nakita, ay ini-reveal sa iyo ng Panginoon. Revelation. Hallelujah. So mga kapatid, kaya po, kung walang pananampalataya, it is impossible to please God. Hebrews 11:6. Kaya nga po, pag tayo hihingi, mga kapatid, as in faith. Hallelujah. So number one, as according to His will. As according to His will. At ang will ni Lord ay makikita po natin ang malinaw sa salita ng Panginoon. Pangalawa, as in faith. Why? Because without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists, that He rewards those who earnestly seek Him. Kapag ikaw ay maningas na hinahanap mo ang kalooban ng Panginoon, gagantimpalaan ka ng Panginoon. At kung tayo daw ay lumalapit sa Kanya, we must believe that He exists. We must believe that He is God, that He is powerful, that He is real God. And faith is now. Now. Ngayon, ma-experience mo. Hindi po, faith is not tomorrow. Faith is now. Now is faith. So God is the God of now. Sa ngayon, maranasan mo ang kalooban, ang tugon ng Diyos sa iyong mga panalangin, kapatid. Hallelujah. Sabi ng Matthew chapter 13, verse 58, and He did not do many miracles sa kanilang, si Jesus Christ sa kanilang lugar, hometown. Why? He did not do many miracles there because of their lack of faith. Kahit ang Panginoong Jesus mismo, Diyos na po siya, makapangyarihan, bumubuhay ng patay, nagpalayas ng demonyo, maraming himala na ginawa ang Panginoon. Pero sa kanyang hometown, hindi po siya, sabi ng Bible, He did not do many miracles there because of their lack of
faith dahil sa kulang sila sa pananampalataya. So mga kapatid, kinakailangan have faith in God. Magkaroon ka ng buong pananampalataya. Ano man ang hinihingi mo, kung ikaw ay sinabihan ng doktor na mayroong cancer, sinabihan ka na imposible na ang kagalingan ng iyong sakit karamdaman, maniwala ka pa rin na nothing impossible to those who believe. At ang sabi ng Bible, nothing too hard for me. Sabi ng Word of God, I am the Lord, I do not change. So He is the same yesterday, today, and forever, mga kapatid. Will the Lord na ikaw ay gumaling. Hallelujah. Pag sinabi ng tao sa iyo na hindi ka na mababago, kaya kang baguhin ng Panginoon ang ating sitwasyon. Kaya tayong baguhin ni Lord. So sa pamamagitan ng ating pananampalataya na may kalakip na pananalangin, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Luke chapter 1 verse 45, sabi nga po diyan sa nung si Elizabeth at saka po si Mary ay nagka-usap po sila nung sila po ay nung si Mary ay nabuntis at nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu at nakipagkita po siya kay Elizabeth. Ang sabi po doon, you are blessed because you believe that the Lord would do what He said. So, blessed ka kasi gagawin ng Panginoon kung ano ay sinabi niya sa iyo. So, mga kapatid, ganun din po tayo. Gusto kong sabihin sa iyo, you are blessed because you believe. Blessed ka dahil naniwala ka na pagagalingin ka ng Panginoon. You are blessed dahil naniwala ka na pwedeng ibigay ng Diyos ang hinihingi mong promotion para sa iyo. You are blessed dahil naniwala ka na pwede kang bigyan ng breakthrough ni Lord. You are blessed dahil naniwala ka na yung pangako ng Diyos ay kayang gawin, kayang tuparin ng Panginoon. God is not a man. God is hindi po siya nagsisinungaling na tulad ng tao. Kapag nangako siya, ay tutuparin niya. Yun po ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita. So you are blessed because you believe that the Lord would do what He said. Kung ano yung kanyang sinabi, ay gagawin niya para sa iyo, kapatid. You are blessed. Hallelujah. Kaya kailangan, number two, ask in faith. Matthew 21 verse 22, if you have faith when you pray, if you have faith when you pray, pag nanalangin ka at meron kang pananampalataya, you will be given whatever you ask for. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ho mga kapatid, anuman ang iyong sitwasyon ngayon, seems look like impossible yung sitwasyon mo na parang wala ka ng pag-asa, hindi mo na alam talaga kung anong gagawin mo. Kapatid, there is hope with God. Hallelujah. Kailangan mo lang, Lord, tulungan mo ako na maniwala at manampalataya. At alam ko may gagawin ka sa buhay mo. Kapatid, hindi aksidente na sa oras na ito ay napanood mo ang COTR Prayer Channel na ito. Kami po ay naririto para maging prayer partner mo, kapatid. Hallelujah. Kung meron kang prayer request, kung meron kang kahilingan sa Panginoon, isulat mo lang and we will pray for you. Hallelujah. So if you have faith, when you pray, you will be given whatever you ask for. Hallelujah. Thank you, Jesus. Number three, last. At dito po ako magtatapos, sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, ask in the name of Jesus. Ask in the name of Jesus. Hallelujah. Number 1, ask according to His will. Number 2, ask in faith. And number 3, ask in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for no matter how many promises, kahit gaano man karami, God has made yung mga promises ng Panginoon. So there are 7,000 promises sa Bible, or more than pa. Mga kapatid, ayon sa mga Bible theologians, maraming pangako ang Panginoon. Merong pangako ang Diyos. Kapag ikaw ay nalulungkot, may pangako ang Panginoon. Kapag ikaw ay may sakit, may karamdaman, may pangako ang Diyos na kagalingan. Kapag ikaw ay nanghihina, may pangako ang Diyos na palalakasin ka. Kapag ikaw ay may kailangan mo ng financial blessing, may pangako ang Diyos na God will provide. Kapag ikaw ay kailangan mo ng deliverance at napapahama ka, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo sa iyong bisyo, gusto mo ng deliverance, may pangako ang Diyos na God will deliver us. Deliver us. Hallelujah. So, whatever your situation may have, you may in, kapatid, may pangako na katapat ang Panginoon sa bawat sitwasyon na nangyayari sa ating buhay. Hallelujah. Nasabi ng Panginoon, they are yes. They are yes in Christ. So, bawat pangako ng Panginoon, they are yes in the name of Christ. Hallelujah. And so, through Him, the Amen is spoken by us
to the glory of God. So ang kailangan mo lang gawin, kapatid, say amen. Amen, yes. Say amen, I am healed. Yes, I am forgiven. So yan na po yung ginawa ni Kristo sa krus na finished work ng Panginoon. Hallelujah, mga kapatid. Say amen. Sabi ng Bible, they are yes in Christ, and so through Him, the amen is spoken by us to the glory of God. So in that day, you will no longer ask me anything. I tell you the truth, my Father will give you whatever you ask in my name. In my name, in the name of Jesus. And until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. So para makumpleto ang kagalakan, humingi ka sa Panginoon, kapatid. Ask in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. Ang Panginoong Jesus, bagamat siya po ay Diyos, nagkatawang tao na buhay tulad ng isang alipin, at siya po ay tinaas at nasabi, binigyan ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Acts chapter 4 verse 12, tanging pangalan lang ni Jesus ang pinagkaloob sa lupa na sukat ikaligtas ng lahat ng tao. Walang ibang pangalan na makapangyarihan kundi ang pangalan ng Panginoon. Kaya ask in the name of Jesus. That of the name of Jesus, every knee shall bow. So in the name of Jesus, every knee, kahit po ang tuhod ng mga witchcraft, tuhod ng mga demonyo, every knee, sa ilalim ng lupa, sa ibabaw ng lupa, sa lahat, even in heaven and earth and under the earth, every knee shall bow. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So kapatid, ask in the name of Jesus Christ. There is power in the name of Jesus. So para po tayong humihingi, ang importante o parang ang prayer po ay isang blank check. Blank check, isusulat mo kung ano yung request mo. Pero ang napaka-importante rin yung signatory people, yung magsasign, yung signature. At ang signatory po sa ating hinihingi, mga kapatid, walang iba kundi in the name of Jesus Christ. Kaya nga sabi, wala pa kayong hinihingi hanggang ngayon sa aking pangalan. So ask in my name, sabi ng Panginoon, and you will receive. Sa oras na ito, po'y mananalangin, hallelujah. Ano man ang iyong pangangailangan, have faith in God. Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah. Ano man ang iyong sitwasyon, maaaring ikaw ay full of depression dahil matagal ka nang walang trabaho, o maaaring ikaw ay matagal lang may sakit, may karamdaman sa iyong banig ng karamdaman, hallelujah. Oh, believe the word of God. Nothing impossible to those who believe. Ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong kalagayan, kapatid, listen to me carefully, hallelujah. Hallelujah, I will pray for you. Itaas mo ang iyong kamay sa harapan ng screen na ito in Jesus' name. God is not limited by distance. God is not limited by our distance. Kahit saan man kayong lugar o saan naroon sa oras na ito, sabi ng Bible, God is omnipresent. God is all-knowing. God is powerful. All-powerful ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sakrababakam dalasiya. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, ang lahat ng mga nakikinig at nanonood sa COTR prayer channel na ito in the name of Jesus, I pray for them. Dinadalain ko sila sa pangalan ni Jesus, especially ang mga taong may sakit, may karamdaman in Jesus' name. Lord, sinabi mo, lahat ng pangako mo ay yes in Christ. Hallelujah. At sinabi mo sa iyong salita na sa latay ni Jesus, gumaling na ang aming mga sakit at karamdaman. Lord, ang sino mang mga may sakit, may cancer, in Jesus' name, I rebuke the spirit of cancer. In Jesus' name, spirit of sickness and diseases, I rebuke you sa buhay ng mga tao na ito in the name of Jesus Christ. I rebuke the spirit of high blood, the spirit of low blood. In Jesus' name, cease. Inuutosan kita na ikaw ay malusaw at mawasak. Be broken in Jesus' name. I speak healing in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Leukemia in the name of Jesus. Oh, shakrabababakandalasiya. Even the spirit of COVID-19. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, walang virus, walang sakit, walang karamdaman na mananaig at magtatagumpay sa iyong mga anak. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, sa Psalm 91, susugo mo ang iyong mga anghel to guard us, to protect us. Hallelujah. So lahat ng may sakit, may karamdaman na nanonood sa oras na ito, in the name of Jesus, I will pray for them. Hallelujah. In the name of Jesus, kapatid,
Have faith in God. Maniwala ka na ang Diyos ay nagpapagaling. Maniwala ka na ang Diyos ay buhay. He is the God that healeth thee. Hallelujah. Sabi ni Lord, I am the Lord, the God that healeth thee. Ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling at gumagawa ng himala. Hallelujah. Sa oras na ito, lahat ng may sakit, lahat ng may karamdaman, hallelujah, na nanonood sa COTR Prayer Channel na ito, ay hallelujah, ang mensahe ng Panginoon ay para sa iyo. As according to His will, as in faith, you must have faith in God, and in the name of Jesus, rise up and walk. In the name of Jesus, you are blessed. Naalala ko po si Pedro nang sinabi niya yung lalaking lumpo sa Beautiful Gate. Sabi niya, in Jesus' name, rise up and walk. So there is power in the name of Jesus, kapatid. Ano man ang iyong sitwasyon. Hallelujah. Shakra baba kandalala sikira baba pakandalala seya. Ora baba kandalereya sikiri bibi. Ano man ang iyong sitwasyon, kapatid. In the name of Jesus Christ, be free. Be free in Jesus' name. Ano man ang iyong kalagayan sa oras na ito. Ano man ang iyong sitwasyon. Sa pangalan ni Jesus, I declare your healing. I declare your healing in Jesus' name. Ano man ang mga sakit at karamdaman na nararamdaman mo sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, oh, in the name of Jesus Christ, e dinideklar ako na ikay pinagaling ni Jesus, ikay pinalakas ni Jesus, you are forgiven. I declare that you are justified. You are sanctified by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Oh, mahal ka ng Diyos, kapatid. Hallelujah. God has wonderful plan for your life. In Jesus' name. So, sino mang mga first-timer na nanonood sa channel na ito, kung ito po ay first-time mo palang nakapanood at nakatunghay sa COTR Prayer Channel, salamat po sa inyo at pwede po kayong magsulat ng prayer request or comment. Or kung meron po kayong mga answer prayer, pwede nyo rin pong i-share sa amin. Hallelujah. At ang COTR Prayer Channel, ang goal po na ito, kami po ay maging prayer partner nyo. At meron po tayong organized group na SWAT, Spiritual Warfare Warrior Action Team. So mga kapatid, thank you po and God bless you. At see you next time. Hallelujah. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.